Zeke Elliott, isang matipunong lalaki na nagmula pa sa Elliott Clan. Ang Elliott Clan ay kilalang clan sa buong Asya dahil sila ay mayaman. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang supervisor sa construction firm. Ito kasi ang puna ng kanyang ama. Bago siya maging CEO, ay kailangan niya munang maging empleyado. Ngayong araw ang unang araw ni Zeke bilang isang supervisor. Kailangan niyang puntahan ang university kung saan kasalukuyan na nagtatrabaho ang hawak niyang mga construction worker. Good morning, boss. Buti na pasyal po kayo. Nga pala, ito po yung ibang mga materyales na gagamitin namin bukas. Kapon pa lang po dumating kaya dito po muna namin nilagay. Saad ng isang trabahador habang tinuturo ang mga materyales na nakalapag sa lupa. Tumango-tango si Zeke at nilibot ang tingin. Okay. Pakiayos na lang ito mamaya, baka makabarya pa tayo. Utos ni Zeke at saka inayos ang kanyang safety helmet. Nasa likod si Zeke sa isang two-story building na mayroong 5 room bawat palapag. Doon nila tinayo ang 2 palapag din na building na mayroon ding 5 room. Sige po, boss. Naramdaman ni Zeke ang pagsenyas nito sa kanilang kasamahan na para bang inuutusan nito ang ibang trabahador na gawin ang utos ni Zeke. Peke na umubo si Zeke at humarap sa trabahador. Pwede mo na akong iwan. I can tour around myself. Pagpigil niya sa trabahador nang maramdaman niyang wala itong balak na iwan siya. Tila nahiya naman ang trabahador dahil napakamot ito sa batok. Sige po, boss. Mag-ingat ka lamang po dahil maraming mga bakal sa unahan. Habilin pa nito. Tumango naman si Zeke. Sinuri ni Zeke ang iba pang parte kung saan tatayuan din ang building. Todo ilag at yoko naman siya dahil bawat nadadaanan niya ay may mga bakal na nakasandal sa dingding. Saktong pagtunghay naman ni Zeke ay nararamdaman niyang bumukas ang pinto na gawa sa salamin. Ito ang pinto na uso sa mga speech lab. Bumungad dito ang dalagang naka-uniforme. Mahinhin at maingat ang bawat hakbang nito pababa sa hagdan. Naging alerto naman si Zeke knowing na mayroong mga materyales na nakalapag lang sa kung saan-saan. Nang dumaan lang sa kanya ang tingin ng dalaga ay agad na sinundan ni Zeke ang tingin nito. Napagtanto niya na may CR pala sa unahan. Hinuha ni Zeke ay magsi-CR ito. Pero bago pa ito mawarningan ay nakarinig na agad si Zeke ng malakas na hiyaw. Kitang-kita sa 2 mata ni Zeke kung paano nasayad ng dalaga ang mga maliliit na bakal at kung paano ito unti-unting bumagsak. Bago pa man ito bumagsak mismo sa dalaga, ay mabilis na kumilos ang katawan ni Zeke para saluhin lahat ng iyon habang ang babae naman ay napapakit na lamang. Boss! Tarantang saad ng trabahador kay Zeke at dali-daling kinuha ang 3 bakal na bumagsak sa likod ni Zeke. Habang siya naman ay nakatingin lang sa babae na unti-unting dinilat ang mata. Are you okay? Tanong pa ni Zeke. Nang magtama ang mata nila, ay hindi mapigilan ni Zeke na mamangha. Ang mata kasi nito ay parang pagod. Parang may ipinapahiwatig sa likod nitong pagod na mata. Kaya imbes na masaktan, mas nakataon pa siya sa dalaga. Sorry nga pala. Tarantang saad ng estudyante at umayos ng tayo. Tumango lamang si Zeke at umayos din ng tayo. Dahil ramdam naman ng trabahador na hindi kailangan ni Zeke ng tulong, ay umalis na ang mga ito. Okay lang. Next time, sa ibang daan ka dumaan. Hindi safe rito. Saad pa ni Zeke na may halong sermon. Hindi naman niya ito sinasadya at nasabi lang niya iyon dahil ayaw niyang mapahamak ang estudyante. Tipid na ngumiti ang estudyante. Sorry po, hindi na mauulit. Salamat po sa tulong. Okay ka lang po ba? May clinic dito, baka gusto mong magpatingin. Medyo mabigat pa naman yung bakal. Sunod-sunod na pahayag ng estudyante. Batid nito, nakasalanan niya ang lahat. Mabilis na umiling si Zeke at saka nag-stretch na para bang nagpapasikat. Okay lang ako. Medyo sanay na rin naman ako eh. Pagsisinungaling pa ni Zeke kahit ang totoo ay gusto niyang manuntok dahil sa sakit. Ganun ba? Salamat talaga ha. Pagpapasalamat pa ulit nito. Ngumiti si Zeke. Wala nga naman. Anyway, I'm Zeke Elliott. Pakilala ni Zeke at mabilis na inabot ang kamay. Nagdadalawang isip pa ang estudyante
kung tatanggapin ba nito ang kamay ni Zeke dahil napansin nito ang ilang estudyante na nakatingin sa kanila. I'm Rosalyn. Rosalyn Hamilton. Pakilala rin naman ito at nakipagkamay. Parang ayaw ng bitawan ni Zeke ang kamay ni Rosalyn. Sobrang lambot kasi nito at ang liit-liit pa ng mga daliri. Sorry pero kailangan ko nang umalis. May klase pa ako eh. Kinalas ni Rosalyn ang kanyang kamay at mabilis na lumakad. Napahinga na lamang ng malalim si Zeke habang tinitignan ang likod ni Rosalyn. Nang maglaho sa paningin ni Zeke ang figura ni Rosalyn ay napatingin siya sa kanyang kamay. Tila dinaramdam ang lambot ng mga kamay ni Rosalyn kanina. Ayoko sanang maging supervisor sa construction firm, pero dahil sa iyo, ginanahan ako. Saad ni Zeke sa hangin habang nakatingin pa rin sa kanyang palad. Boss, okay lang po ba kayo? Medyo masakit yata yung kanina. Salubong sa kanya ng isang trabahador. Kagagaling lang ni Zeke sa clinic, pinatingnan niya ang kanyang likod kanina. Buti na lang at konting gasgas lang. Medyo namamaga pa, pero maiinda naman niya ang sakit. Oo, hindi naman masakit. Kumain na kayo, tanghali na. Una ni Zeke at saka lumapit sa upuan kung saan nakalagay ang kanyang bag. Tapos na boss, pahinga lang muna kami saglit para may lakas. Tumango si Zeke. Okay, pahinga na kayo. Just ignore my presence. Don't feel awkward dahil pareho lang naman tayong empleyado rito. At saka break time nyo rin naman. Una ni Zeke nang maramdaman niyang hindi komportable ang ibang trabahador. Dahil sa sinabi ni Zeke ay mabilis na nagsipwesto ang mga ito. Salamat boss, ang bait mo naman. Hindi na sumagot si Zeke at tumango na lamang. Dahil gutom na siya ay mabilis niyang nilabas ang kanyang baon. Ayaw niya sanang sa site mismo kumain ngunit tinamad na siyang lumabas. At isa pa, may hinihintay rin siya. Ang galing makanina! Oo nga, grabe ang intense ng debate niyo. Pero as expected, ikaw ang nanalo. Well, matalino yatang friend natin. Pagkarinig pa lang ni Zeke sa pangalan ni Rosalyn, nakapokus na ang tingin niya kay Rosalyn. Kita niya kung paano nahihiyang ngumiti si Rosalyn habang pinupuri ng kaibigan nito. Papunta mga ito sa CR kung saan sa gilid ay may salamin. Ang mga kaibigan nito ay nagre-retouch habang si Rosalyn naman ay pumasok sa banyo. Tinapos agad ni Zeke ang kanyang pagkain. At saka mabilis na tumayo at lumakad papunta sa kinaroroonan ng mga kaibigan ni Rosalyn. Pagkarating niya ay tumabi agad ang dalawang kaibigan ni Rosalyn. Sa peripheral vision ay kita ni Zeke ang pananahimik ng dalawa na parang binabantayan ang galaw ni Zeke habang naghuhugas ng kamay. Sinadya naman ni Zeke na hintayin si Rosalyn. Kaya nang naramdaman ni Zeke ang pagbubukas ng pinto ng banyo ay bumilis agad ang tibok ng puso niya. Pagtingin niya sa salamin ay siya ring pagtingin ni Rosalyn kung kaya nagtagpo ang tingin ng dalawa. We meet again. Pangunguna pa ni Zeke nang mapansin na parang nahihiya si Rosalyn. Tipid na ngumiti si Rosalyn at saka tumabi kay Zeke. Pagkatapos ay binuksan ang lababo. Yeah, katatapos mo lang din kumain? Tumango si Zeke at patagong kinagat ang labi. Hindi niya maiwasang kiligin dahil sa pagtatanong nito. Yeah, ngayon lang. Kayo? Tanong ni Zeke at sinilip pa ang kaibigan nito na sa kanilang likuran na ngayon ay humahagik-gik na parang kinikilig sa kanilang dalawa. Tapos na rin. Sige, ano na kami? Paalam ni Rosalyn. Gustuhin man ni Zeke na pigilan si Rosalyn ngunit wala siyang magawa. Tumango na lamang siya habang hindi pinuputol ang tingin kay Rosalyn. Sige, ingat kayo. Uwi na. Alas 5:30 na kaya nagmamadali si Zeke na lumabas. Nagbabaka sakali na maabutan niya pa si Rosalyn. Sa kamamadali niya ay may nabunggo siya. Dahilan para kumalat sa sahig ang bit-bit ng kanyang nabunggo. Sorry, I'm in a hurry. I didn't mean to bump you. Puna ni Zeke at saka mabilis na pinulot isa-isa ang mga notebook na nagkalat habang nasa isip pa rin niya si Rosalyn. Okay lang Zeke. Alam kong masyadong occupied ang isip mo dahil sa trabaho mo. Nang mapagtanto ni Zeke na si Rosalyn pala ang kanyang nabunggo, ay mabilis siyang tumunghay. Rosalyn? Nauutal na saad ni Zeke na tila hindi pa makapaniwala. Yeah, it's me. Patagong napabuga si Zeke ng hangin at saka binigay kay Rosalyn ang mga gamit na napulot niya. Sorry, hindi ko napansin. Sorry rin. Ako naman ang may kasalanan dahil tumakbo ako palapit sa'yo. Hindi mo ako napansin dahil nasa kanan ako.
pagpuputol pa ni Rosalind kay Zeke. Nagulat naman si Zeke sa sinabi ni Rosalind. Ha? Bakit ka tumakbo? Do you need something? Hindi makapaniwala na tanong ni Zeke habang sa kaloob-looban ay nakangiti ito. Oo, nabother kasi ako dahil baka napano yung likod mo. Kaya I bought some medicines for you. Puna pa ni Rosalind at saka pinakita ang isang supot na naglalaman ng gamot. Namangha naman si Zeke at hindi makapaniwala na tumingin kay Rosalind. Ganun ba? Salamat. Nang inabot ni Rosalind ang supot, ay mabilis naman itong kinuha ni Zeke mula sa kamay ni Rosalind. Sige, alis na ako ha. Akmang tatalikod na sana si Rosalind, tsaka mabilis siyang pinigilan ni Zeke. Nagulat naman si Rosalind, kaya napalingon siya kay Zeke. Saan ka ba uuwi? Ihahatid na kita. Medyo madilim na eh. Baka hindi ka na makakahanap ng masasakyan. Alok pa ni Zeke kahit iyon naman talaga ang pakay niya. Binitawan ni Zeke si Rosalind dahil naramdaman niyang hindi ito komportable. Nako, wag na. Malapit lang naman dito ang bahay namin kaya pwede lang lakarin. Tanggi naman ni Rosalind na hindi naman nagustuhan ni Zeke. You're not allowed to walk, lalo na't magdidilim na. Hindi safe sa babae ang maglakad pa uwi. Nagulat naman si Rosalind sa bigla ang pagbabago ng tono nito. Dahan-dahan siyang napalunok at saka marahan na tumango. Yeah, but... Trust me, Rosalind. Hindi ako masamang tao. Hindi rin ako hold-upper, kidnapper o kung ano pa. Alam ko pero ano kasi, nakakahiya naman sa'yo. Puna pa ni Rosalind at saka yumuko. Marahan na tumawa si Zeke. Nah, you shouldn't be. Masaya akong kasama, kaya huwag ka mahiya. At last, sa sinabi ni Zeke ay napangiti si Rosalind. Sige, pero huwag mo lang akong i-drop sa tapat ng bahay. Marami kasing chismosa sa bahay namin, baka ma-issue tayo. Tumango naman si Zeke at saka ngumiti. Noted. Mabilis na tinahak ni Zeke ang daan papunta sa parking lot habang si Rosalind ay nakasunod lang sa kanya. Hindi maiwasan ni Rosalind na mamangha sa mga sasakyan na nakaparada. Iba't ibang klase ng kotse, ang iba ay medyo hindi pa pamilyar sa kanya. Ganun. Puna ni Zeke at saka pinagbuksan pa si Rosalind ng pinto. Nagulat naman si Rosalind. Sasakyan mo to? Hindi makapaniwalang tanong ni Rosalind. Tumango si Zeke. Yup. Why? Kunot noong tanong ni Zeke. Nothing. Umiwa si Rosalind ng tingin at saka pumasok na. Nang isarado ni Zeke ang pinto ng sasakyan, ay nanuot agad sa ilong ni Rosalind ang pabango ni Zeke. Okay ka lang ba? Tanong agad ni Zeke nang makitang balisa si Rosalind. Oo, medyo naninibago lang. Just tell me kung gusto mong hinaan ko ang aircon or you want some music. Una ni Zeke bago pinaandar ang sasakyan. Tumango si Rosalind at saka umayos ng upo. By the way, saan nga ang bahay niyo? Pag-iiba ni Zeke ng usapan. Ikalawang eskinita sa kanan mula rito, sa left side. May bahay na kulay green ang dingding. Sa amin yon. Sagot naman ni Rosalind. Marahan na tumango si Zeke. Pasulyap-sulyap pa siya kay Rosalind na diretso lang ang tingin sa daan. You look tired. Bulalas ni Zeke. Napakagat naman siya sa labi dahil sa kanyang sinabi. Hindi ako pagod. Ganito lang talaga ang mata ko. Natatawang saad ni Rosalind. Ganun ba? It's cute by the way. Ikaw lang ang nakita kong ganyan. That's rare. Walang filter na saad ni Zeke dahilan para mamula si Rosalind sa hiya. Salamat. Nahihiyang puna ni Rosalind. By the way, anong course mo? Tanong pa ni Zeke. Nagsimula na naman sa Hokage niyang galawan. Education. Tipid na sagot ni Rosalind. Oh, future educator ka pala. That's nice. Puna pa ni Zeke at saka namangha na tumango. Ikaw. Ha? Huh? I mean, ikaw, anong trabaho mo? Pagkaklaro pa ni Rosalind at saka tumingin kay Zeke. Supervisor sa construction firm. Sagot ni Zeke. Tumango-tango si Rosalind. Ah, kaya pala nandun ka sa university kanina? Bago pa lang kasi kitang nakita. Oo, first day ko ngayon sa trabaho. Paliwanag pa ni Zeke. Ngumiwi naman ang mukha ni Rosalind. Ganoon ba? Ang malas naman. First day na first day, pero sakit sa katawan agad ang natanggap mo. Nahihiyang saad pa ni Rosalind at saka umiwas ng tingin. Hindi naman. Aksidente naman iyon kaya okay lang.
Next time, sa kabila ka na dumaan. Marami kasi mga materyales na nakatambak dun eh. Paalala pa ni Zeke. Tumango si Rosalyn. Sige. Nang matanaw ni Rosalyn ang bahay nila sa di kalayuan, ay agad siyang tumingin kay Zeke. Sir, dito na lang ako. Agad na hininto ni Zeke ang sasakyan pagkatapos ay pinatay ang makina. What did you just call me? Baritonong tanong ni Zeke. Sir? Naguguluhan na tanong ni Rosalyn. I'm not a teacher, Rosalyn, kaya huwag mo akong tawagin na sir. Pag-iimporma pa ni Zeke. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo, kuya? Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Rosalyn. Seriously? Mukha ba akong gurang para tawagin mong kuya? Rosalyn, I'm just 24 years old. Mabilis na napakamot si Rosalyn sa kanyang batok na para bang nahihiya. Sorry naman, pero mas matanda ka naman sa akin eh. 22 years old pa lang ako. Paliwanag naman ni Rosalyn. Marahan na napasuklay si Zeke sa kanyang buhok. 2 years lang ang gap natin, kaya you can call me Zeke. Sige. Sagot naman ni Rosalyn at saka nahihiyang tumango. Bababa na ako. Salamat sa paghatid ha. Ingat ka sa pag-uwi. Saan ni Rosalyn at saka mabilis na bumaba. Hindi man lang hinintay ni Rosalyn ang tugon ni Zeke. Kita ni Zeke ang kaba sa mukha ni Rosalyn nang makababa ito. Panaytingin kasi si Rosalyn sa likod na parabang takot na makita ng mga tsismosa nilang kapitbahay. Kinabukasan ay maagang gumising si Zeke. Simpleng short at fit na t-shirt lang ang kanyang sinuot dahil sa university naman siya didiretso. Nag-almusal muna siya at saka nagbaon ng 2 sandwich para ibigay kay Rosalyn kung sakaling makita niya ito. Good morning, sir. Ang aga mo yata, sir. Bati sa kanya ng security guard nang makasalubong niya ito papunta sa kabilang building. Good morning din, kuya. May titignan lang kasi ako kaya inagahan ko na. Sagot naman ni Zeke. Ang totoo ay si Rosalyn talaga ang gusto niyang makita. Tumango lamang ang security guard pagkatapos ay lumakad na. Saktong pagharap ni Zeke ay mundun niya agad ang kanyang nasilayan. Si Rosalyn. Nakasandal si Rosalyn sa railings habang nakatingin ng diretsyo sa pintuan na nasa harap nito. Hi Rosalyn, good morning. Bati pa ni Zeke na maganda talaga ang umaga dahil nasilayan niya agad ang mundo niya. Napalingon sa kanya si Rosalyn at ngumiti. Hi, good morning. Ang aga mo naman. Mahinang natawa si Zeke. May tinitignan kasi ako rito. Ganoon ba? Bakit? May aayusin kayong room? Pagtatanong pa ni Rosalyn. Umiiling si Zeke. Wala. Hinahanap ko lang ang mundo ko. Hirit pa ni Zeke. Sa ekspresyon ni Rosalyn ay para itong naguluhan. Ha? Bakit? May problema ka ba? Slow. Sigaw ni Zeke sa kanyang isipan at marahan na napakamot sa batok. Wala naman. I mean, hinahanap ko lang ang sarili ko. Medyo wala pa kasi ako sa katinoan eh. Pagdadahilan pa ni Zeke. Simula nang makita kita. Nawala na ako sa katinoan. Dagdag pa ni Zeke sa kanyang isipan. You should sleep para makabawi ka sa sarili mo. Payo naman ni Rosalyn. Nagkibit-balikat si Zeke. Kahit pa siguro matutulog ako, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Puna pa ni Zeke at saka sinadya na hindi iparinig kay Rosalyn ang huli niyang sinabi. Ha? Naguguluhan na tanong ni Rosalyn. Napatawa na lamang si Zeke. Wala. Ang sabi ko, mamaya na ako matulog. Baka masibak pa ako sa trabaho kapag matutulog ako. Tumango si Rosalyn. Hindi na nakapagsalita pa si Rosalyn dahil umikse na ang kaklase niya nakakarating lang. Good morning, Rosalyn! Ang aga mo naman today ah! Oh, kaya naman pala, bebe tayo mo pala ngayon? Puna ng kaklase ni Rosalyn nang makita si Zeke. Humagigit pa ito, kaya napailing na lamang si Zeke. Nako, hindi ah, magkaibigan lang kami ni Zeke. Diba, Zeke? Taranta namang puna ni Rosalyn. Umiwas si Zeke ng tingin. Yeah, we're just friends. Labas sa ilong naman na puna ni Zeke. Tumingin sa kanila ang kaklase ni Rosalyn na parang nagdududa. Talaga? Eh bakit ang lapit niyo sa isa't isa? Ano yan? Friends with benefits? Mabilis na nabatukan ni Rosalyn ang kanyang makulit na kaklase. Ikaw talaga? Tara na nga. Zeke, alis na kami ah. Bye. Paalam pa ni Rosalyn at saka mabilis na hinila ang kaklase nito paalis.
umalis na rin si Zeke. Pumunta siya sa likod ng building kung saan sila nagtatrabaho kahapon. Nabungaran niya ang mga trabahador na nagtatrabaho na. Kagaya kahapon, nag-aayos pa rin si Zeke sa mga papeles at receipt. Nang umingay ang mga trabahador ay agad na tinigil ni Zeke ang kanyang ginagawa. Ito kasi ang hudyat na lunchtime na. Napagtanto naman ni Zeke na maibibigay pala siya kay Rosaline na sandwich. Gustuhin man niya ihatid ito kay Rosaline ngunit alam niyang pag-uusapan sila ng ibang mga estudyante kaya pinigilan na lamang ni Zeke ang kanyang sarili. Boss, kain na tayo! Ayaw ng isang trabahador habang inaayos ang mahabang mesa kung saan sila kadalasan na kumakain. Sure. Hindi na tinanggihan pa ni Zeke ang pag-aya nito. Plano naman kasi niya na sumabay sa kanila tuwing lunchtime to build a strong relationship with the team members. Grabe, iba ka talaga boss. Ikaw lang ang supervisor na sumasabay sa amin kapag lunchtime. Saad ng trabahador habang sila ay kumakain. Napakunot ang noo ni Zeke at saka nilunok ang pagkain. Bakit? Yung dating supervisor ba? Hindi sumasabay sa inyo? Nako, sa isang taon na pagsasama namin, ni minsan ay hindi iyon sumabay sa amin. Nahihiya yata kasi isa lang kaming hamak na construction worker. That's not good. Dapat pantay-pantay ang lahat. Pareho lang naman tayong tao rito eh. Sagot naman ni Zeke. Yun nga po boss, pero hayaan na natin. At least ikaw na po ang boss namin ngayon. Mas gaganahan kaming magtrabaho dahil hindi ka po nagmumura. Dagdag pa nito. Nagsalubong agad ang kilay ni Zeke. Nagmumura niya kayo? Opo boss. Kapag minsan nga yung ibang estudyante na dadaan dyan ay pinapagalitan niya. Minumura pa. Singit naman ang isa pa at tinuro ang direksyon kung saan nangyari ang insidente kahapon. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay ni Zeke at hindi na maipinta ang mukha. Alam kasi niyang kasama na roon si Rosaline sa mga napagalitan ng dating supervisor dahil halatang sanay na sanay si Rosaline na dumaan doon. Ganun ba? Don't worry. I'll ask my dad para sibakin niyon sa pwesto. Saad pa ni Zeke dahilan para mapakunot ang noo ng mga trabahador. Oh? Bakit? Kaibigan ba ng daddy mo ang may-ari ng kumpanya na ito? Takang tanong ng isa pang trabahador dahilan para matauhan si Zeke. Yeah. Kilalang kilala. Alibay pa ni Zeke. Natapos ang lunch nila sa kwentuhan lang. Nagpaalam na si Zeke na maghuhugas ng kamay kaya nagsipwesto naman ang mga trabahador sa gilid para magpahinga. Saktong pag-ikot ni Zeke sa faucet ay bumukas ang exit door ng isang room. Iniluwa roon si Rosaline. Natigilan naman si Rosaline at ganoon din si Zeke. We meet again. Pambabasag pa ni Zeke sa katahimikan. Hindi mapakali ang puso niya, lalo na noong lumapit si Rosaline at tumabi sa kanya. Yeah. Sagot ni Rosaline at hindi na alam kung ano pa ang sasabihin. I noticed that dito ka palagi nagsa-CR at naghuhugas ng kamay. Wala bang CR sa third floor? Kuryosong tanong ni Zeke. Tumingin sa kanya si Rosaline gamit ang malaking salamin na nasa harap nilang dalawa. Meron, pero marami kasing gumagamit doon. Ayokong makipagsiksikan kaya dito na ako nagsa-CR. Paliwanag naman ni Rosaline. Pinatay ni Zeke ang faucet at tumingin sa salamin. Umakto na parang inaayos ang sarili habang pasulyap-sulyap kay Rosaline na naghuhugas pa ng kamay. Hindi alam pa ni Zeke kung ano ang pag-uusapan. Kapag nasa tabi niya si Rosaline, nauubusan agad siya ng salita. Natapos na lang si Rosaline, pero si Zeke ay sulyap lang ang nagagawa. Una na ako, Zeke. Paalam nito, pero bago pa makahakbang si Rosaline, ay pinigilan na siya ni Zeke. Baka gusto mo ng sandwich. Gumawa kasi ako kanina at sumobra. Wala akong ibang alam na pagbibigyan. Baka gusto mo? Alok pa ni Zeke at saka binitawan si Rosaline. Pang merienda mo lang mamaya. Mas nakakapagod ang trabaho mo kaysa sa akin kaya huwag na. Kainin mo na lang kapag gugutumin ka. Tanggi pa ni Rosaline. Imbis na malungkot ay natuwa pa si Zeke. Feeling niya ay concerned si Rosaline sa kanya. No, diet kasi ako. At saka, I train myself na kumain lang ng 3 beses sa isang araw. Pagdadahilan pa ni Zeke. Ganoon ba? Okay, sa akin na. Wait, kukunin ko lang sandali. Hintayin mo ko. Mabilis na kinuha ni Zeke ang Tupperware kung saan nakalagay ang 2 sandwich. Here, sana magustuhan mo.
saan ni Zeke at saka inabot kay Rosalyn. Ngumiti sa kanya si Rosalyn. Thank you. Sige, alis na ako. Paalam ni Rosalyn. Tumango si Zeke. Sige, ingat. Natapos ang araw na malaki ang ngiti ni Zeke sa labi. Sobrang saya niya dahil tinanggap ni Rosalyn ang ginagawa niyang sandwich. Taliwas sa nangyari kahapon, si Zeke na naman ang naghihintay kay Rosalyn sa labas ng university. Sinadya ni Zeke na malapit sa waiting shed ipapark ang sasakyan dahil alam niyang hindi sasakay sa kanya si Rosalyn kapag maraming tao. In case na hindi ito makakasakay sa jeep, ay ihahatid niya ito kapag wala ng ibang makakakita. Gaya ng inaasahan ni Zeke ay hindi nga ito nakasakay. Medyo mahinhin kasi ang kilos ni Rosalyn, kaya nauunahan siya sa iba na sumiksik. Agad na pinaandar ni Zeke ang kanyang sasakyan at saka hininto sa tapat ni Rosalyn pagkatapos ay ibinaba ang bintana. Garen, ihahatid na kita. Alok ni Zeke. Noong una ay nag-alangan pa si Rosalyn, pero dahil wala na siyang choice, dahil iyon na lang ang huling jeep na dadaan sa kanila, ay sumakay na lamang siya sa kotse ni Zeke. If you don't mind, bakit ayaw mong makita ka ng mga tao na sasakay sa kotse ko? Medyo nakakapagtaka lang kasi okay lang sa'yo kapag magkausap tayo sa eskwelahan. Pambasag pa ni Zeke sa katahimikan. Marami kasing ma-issue ngayon. Zeke, isa lang akong estudyante na binibigyan nila ng scholarship. Kapag nagka-issue ako at kumalat sa buong school, baka isuspend nila ang scholarship ko. Paliwanag pa ni Rosalyn. Ha? Pero bakit kapag sa loob ng university ay nakikipag-usap ka sa akin? Di ba dapat ay hindi mo ako papansinin? Takang tanong ni Zeke. Hindi mo ba napansin? Balisa ako kapag may kaklase or iilang estudyante na nakakakita sa atin na nag-uusap. Hindi naman sa nag-inarte ako. Nag-iingat lang talaga ako dahil kailangan ko pang graduate. Paliwanag pa ni Rosalyn. Ngayon na alam niya ang rason nito ay mas lalo siyang nahumaling. Para kasi itong masunurin na ibon na kahit hindi naman sinasarado ang hawla ay kusang sinasarado para hindi magkamali. Don't worry. Hindi na kita kakausapin sa university. Saad pa ni Zeke, malakas ang tiwala niya na sa pag-aaral ito magfo-focus. Makakapaghintay naman siya kapag ga-graduate na ito. Ha? Bakit naman? Hindi naman kita kinakahiya. Taranta na po na ni Rosalyn. Marahan na napatawa si Zeke. I know. Ayaw lang kitang distorbohin. Hindi mo naman ako dinidistorbo, kaya okay lang. Puna pa ni Rosalyn. Hindi nga. But every time na nag-uusap tayo, hindi ka mapakali. Don't worry, malapit ka na rin namang matapos. Fourth year college ka na, right? Tanong pa ni Zeke. Mahinhin na tumango si Rosalyn. Good. Kapag graduate ka na, liligawan kita. Diretsyong puna ni Zeke. Wala na sa vocabulary niya ang pagiging torpe. Uunahanan niya at baka may poporma pa na iba. Nagulat naman si Rosalyn. Sakto namang huminto si Zeke dahil malapit na sila sa bahay ni Rosalyn. Anong liligawan? You heard it loud and clear, Rosalyn. I will court you. Simple lang dahil gusto kita. Weird dahil dalawang araw pa lang tayong magkakilala pero nahulog na agad ako sa'yo. Alam kong ikaw na talaga, kaya porsigino ako maghintay sa'yo. Confess pa ni Zeke. Napaawang si Rosalyn sa kanyang labi at saka umiwas ng tingin. Sige. Una na ako. Ingat. Tangging po na ni Rosalyn at saka lumabas. Batid ni Zeke na naguguluhan pa si Rosalyn kaya iyon lamang ang nasabi nito. I will wait for you hanggang sa pwede na. Saad ni Zeke sa hangin habang nakatitig sa likod ni Rosalyn. Gaya ng sinabi ni Zeke, hindi nga siya nakikipag-usap pa kay Rosalyn. Ilang linggo na silang ganun. Kapag magkasalubong ang landas nila, ay ngiti lamang ang ibibigay. Ilang beses na nag-attempt si Zeke na kausapin si Rosalyn. Pero sa tuwing lalapitan niya ito, ay tatalikod din ito. Palagi niyang inilalagay sa utak niya na patapusin niya muna si Rosalyn bago niya ito ligawan. Kasi kapag graduate na, walang chismis. Makakapag-focus pa si Rosalyn sa pag-aaral. Boss, ilang beses ko nang napapansin na pasulyap-sulyap dito ang estudyanteng yan. Ilang linggo na rin. Ex mo ba? Kuryosong tanong ng trabahador. Nasa hapag sila ngayon at kasalukuyan na kumakain.
Nilingon ni Zeke ang babae na binabanggit nito. Nagulat naman si Zeke nang makitang si Rosalyn ang tinutukoy nito. You serious? Kunot noo na tanong ni Zeke. Oo, ngayon ko lang sinabi sa'yo. Baka kasi may importanteng sasabihin sa'yo eh. I doubt that. Baka nagkamali ka lang. Puna ni Zeke. Simula kasi noong nag-confess siya kay Rosalyn ay hindi nag-attempt si Rosalyn na kausapin siya tungkol sa confession. But still, itutuloy pa rin naman niya ang paghihintay gaya ng sinabi niya kay Rosalyn. Di ako nagkakamali, boss. Tignan mo, palapit siya rito. Mahinang saan ito? Napalingon naman si Zeke sa pwesto ni Rosalyn. Gaya ng sinabi nito, papunta nga si Rosalyn sa pwesto nila. Excuse me po, may sasabihin lang ako sa supervisor niyo. Singit ni Rosalyn at saka huminto sa tabi ni Zeke. Mabilis naman na nilunok ni Zeke ang kanyang pagkain kahit hindi pa ginuya. Where do you want to talk? Dito lang ba or in private? Tanong pa ni Zeke at saka mabilis na uminom ng tubig. Dito na lang, may tiwala naman ako sa kasamahan mo kaya okay lang. Puna pa ni Rosalyn. Tumango si Zeke. Sige, ano yun? About sa sinabi mo noon. Sorry pero parang hindi ko yata kaya na hindi ka makausap. Minuminuto ay iniisip kita. I felt guilty dahil bakit nga babawal? We just both like each other lang naman. And wala namang harm kung gugustuhin natin ang isa't isa, diba? Kaya ngayon, pinapayagan na kita. Puna pa ni Rosalyn. Napaawang ang labi ni Zeke. Magkahalong saya at gulat ang kanyang nadarama. Ano? Gusto mo ko? Is this for real? Tell me, hindi ka nagbibiro, diba? We have witness, kaya wala ka ng lusot. Masayang puna ni Zeke at mabilis na napayakap kay Rosalyn. That was real, Zeke. Pinapayagan na kita. Naligawan ako. Bulong pa ni Rosalyn at saka niyakap si Zeke pabalik. Nang mag-uwian ay sabay na lumabas ang dalawa. Pinagtitinginan pa siya ng iilang estudyante. Imbes na kabahan ay natuwa naman si Zeke sa inakto ni Rosalyn. Taas noo kasi itong naglakad at hindi pinapansin ang mga tao sa paligid. Where do you want to go? Baka may gusto kang gawin. Tanong pa ni Zeke pagkapasok nila sa kotse. Ngumiti si Rosalyn sa kanya. Wala naman, medyo marami kaming assignments ngayon kaya hindi muna ako gagala. Puna pa ni Rosalyn. May maitutulong ba ako? 40 kong math. Baka may math ka dyan. Pagbibida pa ni Zeke. Umiling si Rosalyn. 40 ko rin yan, kaya okay lang. Matalino pa lang napili ko ah. Pambubola pa ni Zeke. Mahinang napatawa si Rosalyn at napailing. Hindi ako matalino, masipag lang mag-aral kaya may maisasagot. Pahumble pa na saad ni Rosalyn. Nang makita ni Zeke na malapit na sila sa bahay ni Rosalyn, ay akmang ihihinto na niya iyon, ngunit pinigilan siya ni Rosalyn. Diretso mo na, ipakikilala kita kay mama. Dahil sa sinabi ni Rosalyn, ay napapreno si Zeke nang wala sa oras. What? Tanong pa ni Zeke na tila gustong klaruhin ang sinabi ni Rosalyn. Ang sabi ko, ipapakilala kita kay mama. Paglilinaw pa ni Rosalyn pagkatapos ay ngumiti. For real? God, ang swerte ko sa'yo. Puna pa ni Zeke na halos maiiyak pa. Rosalyn chuckled. Hey, don't cry. Ipapakilala pa kita kay mama, right? Napatango si Zeke at saka bumuga ng hangin pagkatapos ay umayos ng upo. Gaya ng sinabi ni Rosalyn ay hininto ni Zeke ang sasakyan sa harap mismo ng bahay ni Rosalyn. Sabay na lumabas ang dalawa. Chill lang. Hindi naman kita ipapakilala kay mama bilang boyfriend. Bilang manliligaw pa lang. Pang-aasar pa niya kay Zeke. Napasimangot naman si Zeke. Sabi ko nga. Pumasok na ang dalawa sa bahay. Bumungad agad sa kanila ang ina at ama ni Rosalyn na nanonood ng palabas. Ma, nandito na po ako. Maligayang bati ni Rosalyn. At saka pumagitna sa ina at ama. Pagkatapos ay hinalikan ang pisngi nila. Nako, buti naman nakauwi ka na. Kumain ka muna, alam kong gutom ka. Puna ng ina nito. Tumayo si Rosalyn at saka hinawakan ang kamay ng ina at ama nito. Ma, pa, may papakilala muna ako sa inyo. Hindi ko siya boyfriend. Maliligaw ko pa lang po. Diretsong saad ni Rosalyn
at hindi na nagpaligoy-ligoy pa habang si Zeke ay pinagpapawisan na ang noo. Mabilis naman na napatayo ang kanyang ama at ina. Ha? Nasaan ba? Papasukin mo. Utos ng ama ni Rosalyn. Natamaan naman ni Zeke na masaya ito kaya medyo humupa ang kanyang kaba. Ngumuso si Rosalyn na parabang tinuturo si Zeke kaya napalingon kay Zeke ang ina at ama nito. Ma, pa, siya po ang manliligaw ko. He's Zeke Elliot po. Zeke, mama at papa ko. Pakilala ni Rosalyn kay Zeke at ng kanyang ina. Magandang hapon po. Bati pa ni Zeke at saka nagmano pa sa ama at ina ni Rosalyn. Pagkatapos ay umayos ng tayo. Magandang hapon din, iho. Bati naman ang ama ni Rosalyn pagkatapos ay lumingon kay Rosalyn. Anak, sure ka ba naman liligaw mo ito? Baka naman kaibigan lang. Alam ko namang wala ka pang naging boyfriend doon pa at nire-respeto ko iyon. Kaya wala kang dapat ikabahala. Hindi mo dapat magpanggap pa naman. Parang sinabi mo na imposibleng magustuhan ako ni Zeke. Parang hindi mo naman ako anak. Puna pa ni Rosalyn at napalabi. Marahan na napatawa si Zeke sa puna ng ama ni Rosalyn. Hindi niya lubos akalain na ganun pala kasaya ang pamilya ni Rosalyn. I love your daughter po, sir. I'm still earning her trust po. Singit ni Zeke. Ganun ba? Oo siya. Kumain muna kayo. Puna ng ama ni Rosalyn at saka nauna nang lumakad papunta sa hindi kalakihan na kusina. Pasensya ka na, iho, ha? Medyo maliit lang itong kusina namin. Puna ng ama ni Rosalyn. Nako, walang anuman po. Hindi naman po ako mapili. Sagot ni Zeke at umupo sa upuan na binigay sa kanya ni Rosalyn. Pinaghanda sila ng pagkain ng ama ni Rosalyn. Eto, kumain muna kayo. Nilapag ng ama ni Rosalyn ang kanin at saka Bicol Express na bagong luto pa. Nako, salamat po, sir. Nagagalak na puna ni Zeke. Nahihiya pa siya dahil nag-abala pa ang ama nito. Ano ka ba? Huwag kang sir ng sir sa akin. Papa na lang. Total magiging anak din naman kita. Iyan kung sasagutin ka ng anak ko. Hirit pa ng ama ni Rosalyn. Marahan na napatawa si Rosalyn sa huling sinabi ng kanyang ama kay Zeke. Habang si Zeke naman ay napasimangot. Okay po, Papa. Nung matapos silang kumain, ay naghugas muna si Rosalyn ng pinggan. Nag-insist pa si Zeke na siya na lang. Ngunit tumanggi si Rosalyn, kaya tahimik na lang siyang naghintay na matapos si Rosalyn. Done. Let's go. Sala muna tayo. Magpapaalam muna tayo kay Mama at Papa para makauwi ka na. Puna pa ni Rosalyn. Nandoon na rin kasi ang ama ni Rosalyn sa sala. Iniwan sila kanina para hindi sila madistorbo. So, kamusta? Kinakabahan ka pa ba? Tanong ni Rosalyn habang naglalakad papunta sa sala. Umiling si Zeke at ngumiti. Hindi na. Ang saya pala ng pamilya mo, no? Ngumiti si Rosalyn. Oo naman. Kahit minsan nagigipit, palagi lang silang positive. Lahat ginagawa nila ng paraan. Isang pilit ng ngiti ang pinakawala ni Zeke. How I wish ganun din ang pamilya ko. Saad ni Zeke sa kanyang sarili at saka palihim na bumuga ng hangin. That's good. In the future, we must be like them. Positive lang palagi. Dapat ang mga anak natin ay lalaki na mapagmahal. Zeke said dreamily. Marahan na tumawa si Rosalyn. Hindi pa nga kita sinasagot pero anak na agad ang sinasabi mo. Ganun? Nagtatampo na saad ni Zeke at lumabi pa. Hindi na nakapag-react pa si Rosalyn dahil nasa sala na sila. Ma, pa, aalis na po si Zeke. Tawag pansin pa ni Rosalyn sa kanyang ama at ina. Ha? Ang bilis naman! Manood muna tayo ng pelikula, iho! Aya ng ina ni Rosalyn. Pasensya na po, ma'am. Gustuhin ko mang manood kasama kayo. Pero kailangan ko na pong umuwi dahil magagabi na po. At saka kailangan ko pa pong maghanda para sa trabaho ko bukas. Nahihiyang tangge ni Zeke. Gusto niya sanang makisama, ngunit may kailangan pa kasi siyang gawin. Nako, ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Pumunta ka rito kapag hindi ka busy. Puna ng ina ni Rosalyn at saka ngumiti. Sige po, ma'am. Salamat po. Pa, alis na po ako. Paalam pa ni Zeke sa ama ni Rosalyn. Sige, ingat ka, iho. Anak, ihatid mo siya sa labas. Pahayag ng ama ni Rosalyn.
Bago pa makatalikod si Zeke at Rosalyn, ay biglang nagsalita ang ina ni Zeke. Wait! Mabilis na napahinto si Zeke at saka tumingin sa ina ni Rosalyn. Nang makitang nakataas ang kilay nito, ay kinabahan naman si Zeke. Ma, tinakot mo si Zeke! Saway ni Rosalyn sa ina. Marahan na tumawa ang ina ni Rosalyn. Joke lang naman anak. Iho, bakit ang unfair mo naman? Tinawag mo siyang papa, pero ako ma'am? Di ba dapat mama rin ang itawag mo sa akin? Nagtatampong po na ng ina ni Rosalyn. Napakamot si Zeke sa batok dahil sa hiya. Ang kaban niya ay naibsan. Sorry po ma. Good, mama dapat. Sige, ingat ka sa pag-uwi mo. Yung bilin ko ha? Welcome ka rito palagi, kaya kapag may bakante ka, pwede kang pumunta rito. Paalala ng ina ni Rosalyn. Tumango si Zeke at saka ang ngumiti. Sige po, maraming salamat, ma, pa. Alis na po ako. Tumango ang ama at ina ni Rosalyn, kaya lumabas na sila. Ingat sa pag-uwi. Muling saad ni Rosalyn nang makapasok si Zeke sa kotse nito. Tumango si Zeke at saka ang ngumiti. Yes, ma'am. Good night. Dream of me. Marahan na napaiwas si Rosalyn ng ngiti. Good night. Kinabukasan ay dinaanan niya si Rosalyn ngunit sabi ng ama nito ay pumunta na raw sa university kung kaya agad namang tinahak ni Zeke ang universidad. Pagpasok pa lang ay bungad agad kay Zeke ang bulong-bulungan ng mga estudyante. Uy, di ba siya yung tinutukoy nila na sugar daddy ni Rosalyn? Oo, pinatulan daw dahil may pera. Ha? Sayang naman ay nagpauto si Guy kay Rosalyn. Sinabi mo pa, gwapo pa naman pero nahulog sa bitag ni Rosalyn. Iyan ang mga salitang narinig ni Zeke sa mga taong nasa paligid niya. Nagpantig ang tenga ni Zeke kung kaya nilingon niya ang nag-uusap. Hindi nagdalawang isip si Zeke nalapitan ng mga ito. Excuse me, kung wala kayong magawa sa buhay, stop spreading false information. Hindi ko pa girlfriend si Rosalyn dahil nililigawan ko pa siya. Yes, I'm still earning her trust dahil hindi siya kagaya ng ibang mga babae riyan na easy to get. She deserves to be treated like a queen. Umayos kayo, babae pa naman kayo pero ang tabas ng dila niyo. Masungit na saway ni Zeke sa kanila. Hindi naman nakapagsalita ang mga ito kung kaya tinalikuran na ito ni Zeke. Sakto namang pagtalikod ni Zeke sa kanila ay bumungad sa kanya si Rosalyn. Ngumiti si Zeke. Ngumiti naman si Rosalyn ngunit tipid lang. Lumapit si Zeke kay Rosalyn. Good morning. Bati ni Zeke kay Rosalyn. Good morning din. Bati ni Rosalyn pabalik. Where are you going? Takang tanong ni Zeke nang mapansin na hindi papunta si Rosalyn sa room nito. Sa kabilang building lang. Inutusan ako ng isa naming instructor na iabot ito kay Ma'am Parba. Sagot nito at saka pinakita kay Zeke ang gamit. Sige, sasamahan na kita. Ha? Huwag na. May trabaho ka pa, di ba? Napakunot ang noo ni Zeke. Pakiramdam niya ay iniiwasan siya nito. Magsasalita pa sana si Zeke nang biglang magring ang cellphone niya. Ang noo niya ay mas lalong kumunot nang makitang ang mommy niya ang tumawag. Hinayaan na lamang niya si Rosalyn na umalis. Zeke Elliot, you just made a huge mess. Come home, now! Iyan agad ang bungad ng ina niya pagkasagot pa lang sa tawag. Ano na naman ba? Umagang umaga pero yan agad ang bungad mo. Walang gana na saad ni Zeke at bumuntong hininga. Paano naman hindi iinit ang ulo ko, ha? Pinagtrabaho kita bilang supervisor sa isang construction firm ng kumpanya natin para may matutunan ka, hindi para lumandi! Nanggagalaiting sagot ng kanyang ina. Tumaas ang kilay ni Zeke. Mom, hindi ako lumandi rito. I'm just being a man here. Gusto ko siya, mommy, kaya niligawan ko siya. Sagot naman ni Zeke, batid niya kasing si Rosalyn ang tinutukoy niya. Alam naman ni Zeke na maraming koneksyon ang ina niya, kaya mabilis itong nakasagap ng balita. What? Nililigawan? Napapatawa ka ba, Zeke Elliot? Mom, I'm serious. Malaki na ako. Kahit na! Zeke, she's a student! Sana naghanap ka man lang ng kaedad mo! Ano na lang ang masasabi ng mga amiga ko kapag malalaman din nila iyan, ha? Huh? Napaikot si Zeke sa kanyang mata dahil sa puna ng kanyang ina. So what, mom? Pangalan mo pa rin ang iniisip mo? Paano naman ako? Hindi mo ba man lang kayang i-consider ang pakiramdam ko? Mom,
Since birth, I've been living my life like hell. Wala akong freedom dahil tinatali niyo ako sa lahat ng kagustuhan niyo. Mom naman, please, ako naman ngayon. Natahimik ang kanyang ina. Kalaunan ay bumuntong hininga. Fine, pumunta ka rito sa bahay. May kondisyon ako sa'yo. Saad ng kanyang ina at pinutol ang tawag. Hindi na pinatagal pa ni Zeke at agad nang pumunta sa Elliot Residence. Pagpasok niya ay bumungad agad sa kanya ang ina niya na nakadekwatro na nakaupo sa pang-isahan na upuan. Good morning, Mom. Magalang na bati ni Zeke at hindi pinansin ang hindi maipinta na mukha nito. Yeah, morning. Umupo ka na. Utos nito. Agad na umupo si Zeke. As what I've said earlier, may kondisyon ako. I'll let you two together but... Pero ano? I'll let you court her kapag graduate na siya at makapasok sa trabaho. Mom, seriously? Nagpapatawa ka ba, Mommy? I'm still courting her, earning her trust tapos ngayon sasabihin mo sa akin na kapag tapos na siya? No, that won't happen, Mom. Then choose. Tatanggalan ko siya ng scholarship o patapusin mo muna siya? Malamig na po na ng kanyang ina. Napahila mo si Zeke sa kanyang palad. I'm still working as a supervisor, right? Makikita ko pa rin naman siya, di ba? No, hindi mo siya pwedeng lapitan. Not unless may trabaho na siya. Pinal na sagot ng kanyang ina. Mom, why are you so cruel? Nanghihina na saad ni Zeke. I'm not. This is just for your own good. Now, choose. Fine. Lalayo ako sa kanya. Basta mangako ka sa akin na kapag nakapagtapos na si Rosalyn at mayroon na siyang maayos na trabaho, ay hayaan mo na kaming dalawa. Deal. Saan ng kanyang ina? Matapos ng kanilang usapan, ay umalis na si Zeke at pumunta sa university para magpaalam kay Rosalyn. Sakto namang nakita niya si Rosalyn sa bench, kaya nilapitan niya ito. Hi, wala kang klase? Tanong pa ni Zeke at saka tumabi kay Rosalyn. Buti na lang at walang tao dahil class hour pa. Nagulat naman si Rosalyn sa biglang pagdating ni Zeke. Hi, wala pa. May emergency kasi ang instructor namin. Punapa ni Rosalyn. Tumango si Zeke. Sumandal siya sa upuan pero kalaunan ay umayos din ng upo at tumingin ng diretso sa mata ni Rosalyn. Rosalyn, tawag pa ni Zeke. Rosalyn hummed. Can you turn around? Naguguluhan man ay tumalikod si Rosalyn. Ilang sandali pa ay tumama sa balat nito ang necklace na may pendant na letrang Z. Zeke, ano to? Tarantang tanong ni Rosalyn at saka tinignan si Zeke. Ngumiti si Zeke. For you. You deserve that. You deserve more than that. Halos bulong na saad ni Zeke. Napakunot ang noo ni Rosalyn. Is there something wrong? Mabilis na umiwas ng tingin si Zeke at bumuntong hininga. I'm sorry. Halos bulong na saad ni Zeke. Ha? Why? Ano pang nangyari? Naguguluhan na tanong ni Rosalyn. Mariin na napakagat si Zeke sa kanyang labi. Rosalyn, can I ask you a question? Yeah. What is that? Bumuga ng hangin si Zeke bago nagsalita. Mahihintay mo ba ako? Mabilis ngunit mahinang saad ni Zeke. Tila mas bumigat ang pagod nitong mata at saka marahan na umiwas ng tingin. Bakit? Nahihiya ka ba sa akin? Puno ng hinanakit na saad ni Rosalyn. No. Never. Then why? Seryosong tanong ni Rosalyn at tumingin ng diretso sa mata ni Zeke. May opportunity abroad, sa Taiwan. I need to grab that para makaipon ako. Para pagbalik ko rito sa Pilipinas, bubuo na tayo ng pamilya. Pagsisinungaling pa ni Zeke. Ayaw niyang malaman ni Rosalyn ang totoo at baka masaktan pa ito. Hanggang kailan ka roon? Tanong pa ni Rosalyn. Huminga ng malalim si Zeke. One year. Nahihirapang saad ni Zeke. Maski siya kasi mismo ay nahihirapan din sa kanyang desisyon. Gustuhin man niyang itanan si Rosalyn, ngunit alam naman niyang marami pang pangarap si Rosalyn. At hindi lang kay Rosalyn ang pangarap na iyon, kundi pati sa pamilya niya. Mabilis na umiwas ng tingin si Rosalyn at marahan na napakagat sa labi. Babalik ka pa naman, di ba? Paniguradong tanong ni Rosalyn. Of course, babalik ako. Dad, babalikan kita. Liligawan pa kita.
Punapa ni Zeke. Marahan na tumango si Rosalyn at huminga ng malalim. Okay, hihintayan kita, Zeke. Basta, mangako ka na, ako lang talaga. Zeke, maghihintay ako sa'yo. Zeke badly wanted to cry, pero pinigilan lang niya. Ayaw niyang umiyak. Baka umiyak din si Rosalyn. Babalik din ako, Rosalyn. Babalikan kita. Pangako yan. Halos bulong na saad ni Zeke. Mabilis na tumayo si Rosalyn at saka muling tumingin kay Zeke. Goodbye, Zeke. Have a nice and safe journey ahead. You too, Rosalyn. Be safe always. I love you. Saad ni Zeke at mas pinili na hindi iparinig kay Rosalyn ang huling sinabi niya. Gaya ng napag-usapan ni Zeke at ng kanyang ina, dumistansyo nga si Zeke kay Rosalyn. Simula noon ay hindi na nagtatrabaho si Zeke sa university bilang supervisor sa construction firm. Isang taon na ang lumipas. Iyon lang ang last conversation nila ni Zeke at Rosalyn. Naging seryoso si Rosalyn sa pag-aaral, habang si Zeke naman ay seryoso sa trabaho. Ngayon, isa nang ganap na CEO si Zeke dahil pinasa na ng kanyang ama ang kanilang kumpanya sa kanya. Noong nakaraang buwan, ay nabalitaan ni Zeke na graduate na si Rosalyn bilang summa cum laude, kaya labis na natuwa si Zeke. Kahit wala si Rosalyn, ay nag-celebrate siyang mag-isa sa achievements ng babaeng mahal niya. You kept on looking at her. Bakit hindi mo napuntahan? Isang buwan na rin ang lumipas simula nang graduate siya. I'm sure hindi ka napipigilan ni Mrs. Elliot. Puna ng kanyang secretary. Ang secretary ni Zeke ang siyang naging sandala ni Zeke. Kapag namimiss niya si Rosalyn, ay ito ang inaaya niyang uminom. Bumuntong hininga si Zeke. Natakot ako. What if may boyfriend na siya? What if huli na ako? Bakit hindi mo subukan? Pareho naman kayong nangako, di ba? Kung naabutan mo man siyang may boyfriend na, at least tinupad mo ang pangako mo na bumalik. Kibit-balikat na puna ng kanyang secretary. Sa sinabi nito, ay agad na natauhan si Zeke. Mabilis pa sa alas 4 ito na tumayo at sinuot ang coat. Ikaw muna bahala rito. Yeah, sure. Agad na tinahak ni Zeke ang daan papunta sa bahay ni Rosalyn. Sakto naman dahil naabutan niya na nasa labas si Rosalyn. Akmang ipapark na sana niya ang sasakyan. Ngunit may nag-overtake at huminto mismo sa gilid ni Rosalyn. Napakunot ang noon ni Zeke at mariin na napahawak sa manibela nang pumasok si Rosalyn sa kotse ngayon. Hindi mapigilan ni Zeke na mag-overthink. Sinundan niya ang kotse hanggang sa huminto ito sa isang mall. Hindi muna lumabas si Zeke at naghintay muna na lumabas si Rosalyn at ang kung sino ang kasama nito. Mabilis na napabuga si Zeke ng hangin nang makita niyang babae pala ang kasama ni Rosalyn. He felt relief. Sinundan ni Zeke si Rosalyn hanggang sa pumunta ang dalawa sa grocery section. Sa pagkakataon na ito, sinadya ni Zeke na masagi si Rosalyn para makuha ang pansin niya. He grabbed the chance habang umalis pa saglit ang kasama nito. I'm sorry, miss. Taranta pang saad ni Zeke nang sagihin niya si Rosalyn at saka tinulungan si Rosalyn sa pagpulot ng mga tsokolate na nahulog. Sorry din, Zeke? Baka sa ekspresyon ni Rosalyn ang pagkagulat nang makita ang mukha ni Zeke. Ngumiti naman si Zeke at saka nilagay sa basket ang tsokolate. Oh, hi. We finally meet again, Rosalyn. Puna pa ni Zeke as if na hindi niya sinasadya. Baka sa mukha ni Rosalyn ang pagkailang. Hi. Ngumiti si Zeke at saka pinasok ang kamay sa bulsa ng kanyang suot. How are you? Halos bulong na tanong ni Zeke. Ngumiti si Rosalyn, ngiti na parang napipilitan. Fine, how about you? You look better. I bet you're doing good. Zeke shrugged. I don't think so. May kulang pa rin kasi sa akin. May kulang ka pa talaga sa lagay na yan? Hindi mawari ni Zeke kung biro lang ba ang tanong ni Rosalyn o seryoso. Zeke nodded. Yeah, may kulang pa. Ikaw? Marahan na napaiwas ng tingin si Rosalyn. Ako pa naman, di ba? Napapaos na tanong ni Zeke. Hindi makaimik si Rosalyn. Ilang sandali pa ay dumating ang kaibigan nito. Lynn, tapos ka na?
Sa sanitary section naman tayo. Singit ng kaibigan ito at hindi napansin ang presensya ni Zeke. Napaiwas na lamang ng tingin si Zeke. Hindi na nakaimik pa si Rosalyn dahil hinila na ito ng kaibigan ni Rosalyn. Napabuga na lamang si Zeke ng hangin. Pilit niyang iniisip na baka nagulat lang si Rosalyn, kaya ganoon na lamang ang ekspresyon nito. Akmang susundan na rin sana ni Zeke si Rosalyn nang biglang nagring ang kanyang cellphone. Napakunot ang noon niya nang makitang ang mommy niya ang tumawag. Hello, mom? Bring her home. Ipakilala mo siya sa amin. Bungad agad ng kanyang ina. But mom? Nag-aalanga na sa ad ni Zeke. Don't worry, Zeke. I won't tell her. Ginawa ko lang naman iyon para magkaroon kayong dalawa ng stable na trabaho. Don't worry, okay? I'm good now. Nakahinga ng maluwag si Zeke sa sinabi ng kanyang ina. He knows her. Alam niya na kung ano ang sinasabi nito ay talagang susundin ito. Okay, mom. But for now, I'll just chase her. Liligawan ko muna. Tsaka ako na ihaharap sa inyo kapag akin na. His mom smiled. Good. Treat her like a queen. Treat her how she deserves to be treated. Iyan ang huling puna ng kanyang ina bago pinatay ang tawag. Napangiti na lamang si Zeke. All he did is worth it. Mabilis na hinabol ni Zeke si Rosalyn. Buti na lang ay nakita niya itong nasa parking lot na. Sinundan niya ito hanggang makauwi sa bahay nito. Hinintay muna ni Zeke na makapasok si Rosalyn sa gate bago bumaba at saka sumigaw ng, "Tao po!" Ilang sandali pa ay lumabas ang ina ni Rosalyn. Ay, Diyos kong bata ka! Kanina ka pa ba rito? Bakit hindi ka nalang pumasok? O siya, pasok ka na! Tarantang saan ito at halata ang pagkasabik sa mukha. Mabilis na nagmano si Zeke at sumabay sa ina ni Rosalyn papasok sa loob. Ngayon lang po ako, ma. Pasensya na po kung hindi ako nakabisita ulit. Medyo na busy kasi ako eh. Tumango ang ina ni Rosalyn. Oo, yun nga ang sabi ni Rosalyn sa amin. Nagtrabaho ka raw sa ibang bansa kaya hindi ka nakabisita. Ano, kamusta naman doon? Ngumiti si Zeke. She felt relief. Okay lang naman po. Pasensya na po kung hindi ako nakadala ng pasalubong. Nagmamadali kasi ako dahil gusto ko na pong makita si Rosalyn. Nahihiyang saad pa ni Zeke. Marahan na napailing ang ina ni Rosalyn. Kayo talagang bata kayo? Buti na kaya niyo ang LDR, ano? Itong anak ko, mas lalong nag-aral ng mabuti noon dahil para pagbalik mo raw ay may trabaho na rin siya na maayos. Nagulat si Zeke sa puna ng ina ni Rosalyn. Parang may namumuo na tubig sa mata niya. Kaya patago na lamang siya na tumingala para pigilan iyon. He's so proud of her. Hindi na makapagsalita pa dahil pagpasok nila sa loob ay si Rosalyn agad ang bumungad sa kanila. Nakaupo ito sa sala habang nagbabasa ng libro. Anak, may bisita ka! Saad pa ng ina nito. Mabilis na lumingon si Rosalyn. Nang makita si Zeke sa tabi nito ay hindi na nagulat si Rosalyn. Sige, sa kusina lang ako. Paalam ng ina nito na parabang sinadya para magkaroon sila ng sapat na oras sa isa't isa. Come here, umupo ka. Alok ni Rosalyn na agad namang tinanggap ni Zeke. Mabilis na umupo si Zeke sa tabi ni Rosalyn. How's your stay abroad? Tanong pa ni Rosalyn na parang wala lang. Natahimik si Zeke. Hindi na niya kayang magsinungaling pa. Rosalyn, I have a confession. Puna pa ni Zeke na taliwas sa tanong ni Rosalyn. Tumango si Rosalyn at saka tinuon ang tingin sa libro. I lied to you. Hindi talaga ako pumunta sa ibang bansa. Amin pa ni Zeke. Naghihintay lamang si Zeke sa reaksyon nito hanggang sa tumango lamang si Rosalyn at tiniklop ang libro. Alam ko. Diretsong sagot ni Rosalyn. Sa kanilang dalawa, parang si Zeke pa ang nagulat. What? How? Narinig kita noong nag-usap kayo ng mama mo. I didn't mean to listen pero naintriga ako. And I heard that she wants us to separate for a while hanggang sa makatapos ako at makapagtrabaho. Kwento ni Rosalyn na parang wala lang. I'm sorry. Okay lang. It's okay to be weak. Wala namang masama roon. Ngumiti sa kanya si Rosalyn. Dahil sa sobrang guilty ay hindi mapigilan ni Zeke na umiwas. I'm sorry if I choose to lie. Sorry kung pinili kong tigilan ang panliligaw ko sa'yo noon.
A hot arms enveloped him. She caresses his back. It's okay. Past na iyon. Ang mahalaga, we succeeded. You don't have to feel guilty, Zeke. You just did the right thing. Hindi naman pagiging weak ang umatras para sa ikabubuti ng taong mahal mo. Minsan, yung mga bagay na iniisip natin na weakness, yun pala mga bagay na magpatatag sa atin. Zeke sob. Grabe, ang swerte ko sa'yo. Marahan na tumawa si Rosalyn. Swerte talaga. Hindi ka na makakakita pa ng babaeng kayang maghintay sa taong mahal niya. And take note, I don't entertain any boys. Kahit papabiro ang tono nito, ay ramdam ni Zeke na seryoso si Rosalyn sa sinabi niya. Very blessed to have you. Halos bulong na saad ni Zeke at yumakap ulit kay Rosalyn. Napangiti na lamang si Rosalyn. She felt blessed too. She can really feel his genuine love. Can we start again? Napapaos na tanong ni Zeke at tumingin kay Rosalyn habang nakasandal sa dibdib nito. Rosalyn kissed the tip of his nose. Huwag na. Ipagpatuloy na lang natin ang nasimulan. Let's just think that what happened in the past ay isang aral na nagpapatatag sa atin. Napangiti si Zeke. Kahit kagagaling lang sa pag-iyak, ay klarong-klaro sa mata niya ang pagiging mabait at papagmahal ni Rosalyn. Let me court you then. No. Matagal ka nang nanligaw, di ba? Noong nawala ka, iyon ang panliligaw na sa akin dahil you build yourself a better person. Nagsikap ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa akin. And I truly appreciate that. Kaya ngayon, Rosalyn paused and smiled at him. Let's be real. Starting today, tayo na. Sinasagot na kita. Mabilis na napatalon sa tuwa si Zeke. Napasigaw siya habang buhat-buhat si Rosalyn. Napatawa na lamang si Rosalyn. Tama na, nahihilo na ako. Baka marinig ka pa ni Mama, baka sabihin pa nun na inaway kita. Napatawa na lamang si Zeke ng mahina. I'm sorry, love. I'm just happy dahil sinagot mo na ako. Finally, girlfriend na kita. Namamaos na puna ni Zeke. Lumipas ang ilang araw, dahil official na silang magjowa, ay mas lalong naging welcome si Zeke sa bahay ni Rosalyn. Her family treated him well. Tuwang-tuwa naman si Zeke at parang anak na talaga nila kung ituring si Zeke. Ngayong araw ay papakilala naman ni Zeke si Rosalyn. Nasa loob lang ng kotse si Rosalyn. Tahimik lang ito at walang kibo. Mahal, okay ka lang ba? Tanong ni Zeke. Tumingin siya kay Zeke at pilit na ngumiti. Yep, I'm just nervous. Natatakot ako na baka hindi ako magugustuhan ng mama mo. Hinawakan ni Zeke ang isa nitong kamay, gamit ang kanan niyang kamay. You don't have to. Magugustuhan ka ni mama, mahal. Trust me, okay? Napatango na lamang si Rosalyn at huminga ng malalim. Nang makarating sila sa mansyon ni Zeke, ay pinagbuksan ni Zeke si Rosalyn ng pinto. Namangha naman si Rosalyn sa kanyang nakita. Hindi ito makapaniwala na ganoon pala kayaman si Zeke. Hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rosalyn. Let's go inside, mahal. Nasa loob na sila, naghihintay sa atin. Tumango naman si Rosalyn at mabilis na humawak sa braso nito. Na makapasok sila sa loob ay mas lalong namangha si Rosalyn. Agad na dinala ni Zeke si Rosalyn sa dining area. Naabutan na nila na nakaupo ang ina at ama ni Zeke sa upuan. Good evening, Mom, Dad. Bati pa ni Zeke at saka hinalikan sa pisngi ang dalawa. Good evening din, Zeke. Bati naman nila pabalik. Patagong pinaglalaroan ni Rosalyn ang kanyang kamay sa likod dahil sa kaba, lalo na nang mapansin niya na nakatitig sa kanya ang ina ni Zeke. Mom, Dad, by the way, she's Rosalyn Hamilton, my girlfriend. Mahal, mama at papa ko nga pala. Pakilala ni Zeke sa isa't isa. Mabilis na bumati si Rosalyn ng good evening po. Sabay mano sa dalawa. Nanginginig pa si Rosalyn dahil akala niya ay hindi ibibigay ng ina ni Zeke ang kamay nito. Good evening din, iha. Maupo na kayo para makakain na tayo. Puna ng ina ni Zeke na agad na naman nilang sinunod. Nagsimula na silang kumain. Nailang pa si Rosalyn dahil sa pagtingin-tingin sa kanya ng mga maids. Iha, may 1-year vacation nga pala kami ng asawa ko sa Palawan. Baka gusto niyong sumama?
Sambit pa ng ina, pambasag sa katahimikan. Tumingin si Rosalyn kay Zeke na parang humihingi ng opinyon ukol doon. Mom, she's with her job. At isa pa, may vacation ba na 1 year? Ang haba naman yun. Sagot pa ni Zeke. Nagkibit balikat ang ina ni Zeke. Well, I want to relax. Malaki na naman kayo. Ankayan nyo na ang mga sarili ninyo. Kaya oras na rin na kami naman ang papa mo ang magkakaroon ng time sa isa't isa. But before that, kailangan na magpakasal muna kayo bago kami umalis. Okay, yun lang naman pala. What? Mabilis na napatakip si Rosalyn sa kanyang tenga, maging ng ina at ama ni Zeke. Lower your voice, son. Nasa harap tayo ng pagkain. Warning na saad ng ama ni Zeke. Huminaho naman si Zeke. Sorry, nagulat lang ako. Grabe naman yung ekspresyon mo. Dinaig mo pa si Rosalyn ah. Tignan mo naman ang girlfriend mo. Walang kibo. Pero ikaw? Sino ba naman kasi ang hindi magugulat, mom? Kung bigla-bigla ka nalang magtatapik ng kasal. Singit ni Zeke sa puna ng kanyang ina. Napailing ang ina ni Zeke. Bakit? Ayaw mo bang magpakasal kay Rosalyn? Mabilis na umiling si Zeke. Of course not, mom. Nagulat lang naman ako. Tumango-tango ang ina ni Zeke. Ikaw, iha. Okay lang ba sa'yo na ikasal this year? Napunta kay Rosalyn ang hot seat dahil sa tanong ng ina ni Zeke. Si Zeke naman ay naghihintay lang sa sagot ni Rosalyn. Nagulat naman si Zeke nang hawakan ni Rosalyn ang kamay niya. Yes po, ready naman ako kahit kailan. A sweet smile plastered on Zeke's face. Hindi mapigilan ni Zeke na halikan si Rosalyn sa labi. Ready na rin ako kahit kailan, love. Kahit saan pa, basta ikaw ang pakakasalan ko. Peke na umubo ang ama ni Zeke kung kaya napunta ang tingin nila sa ama ni Zeke. Uubo-ubo ka riyan, sweetheart. Bakit? Selos ka ba? Pang-aasar pa ng ina ni Zeke sa ama ni Zeke. Mas lalong napaubo ang ama ni Zeke kung kaya inabutan lamang ito ng ina ni Zeke ng tubig. Oh, ay talaga ng ekspresyon mo. Manang-mana talaga si Zeke sa'yo. Kinikilabutan ako sa pa-sweetheart-sweetheart mo na yan, kaya umayos ka. Matanda na tayo. Puna naman ang ama ni Zeke. Napangiwi naman ang ina ni Zeke. Bakit? Kapag matanda ba, bawal na maging sweet? Ewan ko sa'yo. Just settle the date of their marriage para makapagbakasyon na tayo. Napahagik-gik naman ang ina ni Zeke kaya napailing na lang si Zeke habang si Rosalyn naman ay napangiti lang. Oo nga no? Anyway, Zeke and Rosalyn, next week, Monday, magpapakasal na kayo. Pag-iimporma pa ng ina ni Zeke. Tumingin si Zeke at Rosalyn sa isa't isa at sabay na tumango bilang pagsang-ayon. Gaya ng kanilang napag-usapan, inimporma agad ni Zeke at Rosalyn ang pamilya rin ni Rosalyn. Pumayag naman ang pamilya ni Rosalyn, kaya natuloy ang kasal. Ang kasal nila ay nasa simbahan ginanap. Bongga naman ang kasal. Dahil hindi pumayag ang ina ni Zeke na simple lang. Pambawi na rin daw iyon sa mga nagawa sa relasyon nila noon. Ngayon, masaya na silang magkasama sa iisang bubong habang hinihintay ang paglabas ng kauna-unahan nilang anak. Huminto na si Rosalyn sa pagtatrabaho dahil iyon ang gusto ni Zeke. Ayaw kasi ni Zeke na mahirapan ang mag-ina niya. After all, he's a CEO. Kayang-kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya. Sa istorya ni Zeke at Rosalyn, natutunan natin na maghintay sa tamang oras at pagiging loyal sa isa't isa kahit hindi man nagkikita. Their story are all about loyalty and trust. Kahit gaano man kalayo ang pagitan nila sa isa't isa, hinawakan pa rin nila ang pangako sa isa't isa. Wakas! Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to Joanne Cordero from China, Annalisa Pena from Hong Kong, Melinda Caparos from Singapore, Robbie Salar from Southern Leyte, Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, at Moira Singson, OFW from Singapore. Hello din to Rick and Laika Togas from San Vicente, Ilocos Sur, Dez Togas, avid listener from Hong Kong, Carmen Mejarito from Gentria City, Cavite, Lolita Marasigan from Gentria City, Cavite, at Ken Shandon Cabito from Lapu-Lapu City, Cebu. Hanggang sa muli po, ingat!